hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Sobrang tagal na hindi kami nakapag-upload ng aming buhay-buhay here in Saskatchewan, Canada. So, ito ang first ever vlog, di ba? Bago tayo tama rin. First ever vlog namin for 2024. Kasi ang last vlog namin, I think, nung nag-cruise kami, wala, nagkaanuhan na. Pero sometimes nag-ano pa rin naman kami, nagbi-video kami or nag-short vlog kami ng mga sometimes mga buhay-buhay namin here in Saskatchewan, Canada. Pero hindi na nga talaga kami nagkaroon ng oras na talaga mag full vlog talaga ng katulad ng ganito, kasi syempre marami rin nangyari, syempre busy-busy sa buhay-buhay here, priorities, ayan, syempre imbis na i-vlog namin, pahinga na lang talaga. Eh ngayon since family day, 'di ba? Holiday ngayon here in Saskatchewan or in Canada. So, ayun, nagkaroon kami ng oras na i-share sa inyo yung ganap namin for today sa aming buhay here in Saskatchewan, Canada. Kaya, samahan nyo kami, guys. Guys, dumaan na ang Pasko, New Year. And actually yung winter season ngayon hindi ganun ka-terrible. Although nagkaroon kami ng -50 na temperature last, I think January yun, 'di ba? Pero yung winter ngayon here hindi ganun yung tawag ito, kalala, oo. So papakita ko sa inyo guys yung situation here sa may lugar namin. So, nagpa-parallel parking si Jeffrey. Taray! Ako, nalimutan ko na. So, dito muna tayo guys. Bibili muna tayo ng kape kasi medyo malamig sa labas. Hindi naman ganun kalamig. Ito yung, nakita nyo ba? Mamaya. So, nag-aantay lang kami guys ng aming order. Order kami ng kape bago kami maglakad-lakad doon sa may park, sa may downtown. So marami tayong mga questions guys na sasagutin since ang tagal namin talaga nakapag-vlog. So naisip namin sagutin yung mga questions ng ating mga kababayan about Saskatchewan, kasi may mga tanong sila, kasi may mga kababayan tayong gusto mag-migrate or may mga application na pupunta dito sa Saskatchewan. But of course, yung mga answer dun kasi, base lang naman sa ating experience, di ba? Ang daming tao ngayon guys, hindi ko mapakita sa inyo yung establishment. Pero parang may nagtanong sa comment kung marami daw bang coffee shops or restaurant dito sa Saskatchewan. But particularly here in Saskatoon, sobrang daming mga family-owned restaurants here. And coffee shop na talagang dinarayo din ng mga Karatig city, like mga
ang tawag dito, Regina, pupunta din dito, ano pa, mga taga-Musjo, ganyan, Surf Current. So, marami talaga mga establishment dito sa Saskatoon, particularly na mga restaurant and coffee shop. So, alito na tayo sa park, guys. Umiinom lang tayo ng kape. At nakaupo tayo dito. So, maraming nagko-question, guys, or nag-a-ask ng questions about sa planning sila, nasa planning stage sila para mag-move here or mag-immigrate here in Saskatchewan. And nanghihingi sila ng advice. And to be honest, guys, marami ng mga changes, marami ng mga new policies and mga bagong update about sa immigration even here in Saskatchewan. So, ang may advice ko sa inyo, guys, sa mga nagtatanong sa aming Facebook page ay direkta kayong pumunta sa website ng Government of Canada and Government of Saskatchewan na website. Ilalagay ko na lang yung link dito or yung photo ng website para doon kayo talaga mag-check kasi andun lahat ng mga bagong updates, andun lahat ng mga bagong mga policies na ini-implement ngayon ng IRCC kasi marami na talaga mga bagong policy na in-implement, 'di ba? So even sa mga international student, kung updated kayo, guys, sa mga panibagong policy na ini-implement, magkakaroon na nga ng 2-year cap, tapos tinaasan yung proof of funds sa from 10,000 CAD naging 20,000 CAD. So marami ng mga changes. Even sa immigration, I think talagang marami ng changes. And even sa pagpo-process ng PR, sobrang tagal na, guys, nung na-PR kami. So hindi na talaga namin ma-share sa inyo. Hindi na rin talaga ako nagbabasa masyado ng mga bagong policy ngayon ng immigration kasi syempre may marami na tayong mga inaasikasa rin sa buhay-buhay natin. So, yun na lang ang ma-advise ko sa inyo, guys. Kasi, directly dun sa website na yun, nandun lahat ng mga policy na ini-implement or ina-announce ng IRCC na talaga makakatulong sa lahat ng mga application nyo. So, may question pa tayo dito, guys. Hi, I would like to know po, kailangan ba may sariling sasakyan para makapag-work? Paano kung malayo sa workplace? So, kung malayo po sa workplace, kailangan niyo po ng sariling sasakyan. Tsaka, depende rin po kasi, guys, kung saan po kayo mapupunta dito sa Saskatchewan. Kasi may mga area po dito, for example, sa mga outside the city, na kailangan talaga ng sariling sasakyan. Kung malayo yung accommodation niyo sa workplace niyo. But, sa case po dito sa Saskatoon, accessible po lahat by bus. Kaya lang nga po, medyo may pag-aantay. Mag-aantay po kayo sa bus stop. Syempre, by schedule po kasi yung bus dito. Pero I would say, lahat naman po ng areas here in Saskatoon ay accessible po ng bus. So, yun po yung pinaka-the best option nyo po kung bago kayo here in Saskatoon. Ngayon po, kung meron kayong license sa home country like the Philippines and may experience kayo sa pagdadrive, check with SGI po, yung Saskatchewan Government Insurance. Sila po nag-i-issue ng driver's license and ng about sa driving here in Saskatchewan particularly para sa mga requirements, sa mga newcomers kung paano kayo makapag-drive here in Saskatchewan. So may question pa tayo dito, guys. Hi, I'm considering Saskatchewan po to take master po with my husband. Kaya pa dyan? So, sa question naman ni Adorable Shows, depende po kasi paano masasabi kung kaya pa dyan. Ang tinutukoy nyo po ba ay yung sa cost of living? So, I would say kung ang sa cost of living po, i-compare po natin sa ibang provinces here in Canada, ang Saskatchewan, eh mas lower pa din po ang cost of living here in terms of rent, yung mga basic food necessities, and all that. Pero, I would say, syempre tinamaan din po kami ng ano dito, inflation.
in particularly yung mga gas prices natin and then yung sa food, tumaas po talaga. Pero pag i-compare po natin sa ibang province, I would say mas okay pa din po yung cost of living here in Saskatchewan. Kasi here in Saskatchewan, guys, may makikita pa kayong accommodation na 1,100 to 1,200 depende sa area here in Saskatchewan. I-compare po natin yan sa ibang province na medyo mataas talaga ang renta ng bahay. Lalo na kung sa major cities po kayo mapupunta like Vancouver and Toronto. So, hindi ko na-explain lahat, guys, pero yun nga, yung parang sa opinion ko lang naman, parang I would say, mas affordable pa ding manirahan here in Saskatchewan kesa sa ibang provinces here in Canada. So, yun guys. So, yung ibang questions guys, sagutin natin sa susunod nating vlog. Yung ibang question kasi about sa cruise. Yung iba nag-request kung magkano daw ba yung aming nagastos sa cruise. So, i-share natin yun sa inyo guys. Lalo na't ngayon na medyo nagkakaroon na tayo ng time para gumawa ng vlog. Hopefully, maisingit natin sa schedule natin yung para magawa din natin at may share namin sa inyo kung magkano yung nagastos namin sa last vlog namin, ay sa last cruise namin. And yun nga, para na din tawag ito masagot yung mga question ng ating mga kababayan na gusto rin naman ma-experience at dream talaga nila na makapag-cruise. Yun guys. So, ayun guys, babalik na tayo or pupunta pa kami kung saan. Saan ba tayo pupunta? Isama namin kayo guys kapag ano, mag-vlog-vlog tayo doon. Pero I hope guys, meron kayong napulot na ano ba, aral dito sa mga gusto, isa mga nagtatanong na mga kababayan natin at gusto talaga malaman yung way of living here in Saskatchewan. Although hindi na talaga kami masyado nagbo-vlog guys dahil nga busy-busy tayo sa buhay-buhay natin. Pero hopefully makapag-vlog pa tayo and yun nga, magtuloy-tuloy na. Ayan.